It's my life. Sa pinaglumahan laptop, ito siya. Papaklas-baklas ko siya, tapos gagawin ko sa battery sa e-bike. Ayan, ngayon po ay umpisa ako na siyang baklasin. Ayan, ito na po yung na binuksan na battery. Yung laptop ng battery ng laptop, ito na siya. Ito yung laman niya sa loob. Ngayon, para mix yung video. Kunwari, ito na siya. Paghiwa-hiwalay ko na. Pagkatapos paghiwa-hiwalayin, ngayon, i-check ko siya kung buo siya. Checking ko yung ano niya, kung may boltahe ba bawat battery. Ayan. Check ko. Naka-ano yan. Ito pa doon sa DC. Yan. Ang lumabas ay 2.97. Lalagyan ko siya ng 2.97. Palatandaan lang yan na yung tinester ko, yan ang pinalabasan. Para pag i-charge ko, magiging full charge siya, mga 4.2. Ganun, 4.2. Para malaman ko lang kung saan siya nagsimula. Pero yan, para sa base sa akin, sa tingin ko buo ito. Kasi sa tagal lang naka-stack ng battery na to, ibig sabihin, may kuryente pa rin siya. Hindi siya yung mababang-mababa ang boltahe. Yan. Yan, 2.9. 2.90. Halos 3 volts na rin. 3.7 yung low bat dapat niyan eh. Pero yung sagad sa ano. Pero alam ko ano pa rin yun. Buo pa rin naman yan na 2.9. Ito 2.93 2.91 2.97. Pagkatapos nito ay i-charge ko na to. Pagkatapos kong na-charge, i-charge lahat. Charge ko lahat. Pero meron pa akong binili na ano, yung maramihan na pang charge. Apatan siya. In-order ko pala sa online. Pagdating nun, battery, capacity test ko pa to. Pagkatapos nun, ayusin ko pa. Susubaybayan ko pa to mga, siguro, dalawang linggo siguro, susubaybayan ko siya. Kung halimbawa, full charge nyo to, 4.2, i-stack ko siya ng mga halos dalawang linggo, tapos te-testerin ko ulit siya. Pag hindi nagbabawas ng karga, ibig sabihin, okay itong battery na to. Kaya pag yung nag 4.2 na siya, tapos bumaba pa rin siya, bumalik siya sa mga ganyan, kaya bumaba pa sa, ibig sabihin, sira. Pero, sa dami na, halos lahat ng ganun, binuksan ko. Ayun, nabuksan ko na iba, hindi ko na nga lang pinakita.
Halos lahat naman ay okay. Meron lang apat piraso na parang nangalawang yung katawan. Pero ibinukod ko siya. Siya pa nga yung pinakamataas ang bultahe. Kulang 4 volts yun eh. So, yan. Siguro, sa bukas yata darating, sa Martes darating yung order ko. Pero ngayon, i-charge ko muna siya hanggang makompleto. Kung marami to, ang gagawin kong battery ng e-bike ay 5 Parallel 13S 48 volts. Tapos ang full charge niya, pag na full charge na siya, 54. Nagawa ko na yun dati yung e-bike ko. Mag-e-bike na muna ako kasi wala, may nangyari din sa lisensya ko eh. Kaya, ito na muna yung part 1 na gagawin ko. May mga ibang kasunod pa to. Kumbaga part 1 pa lang to. Ito na siya na nabaklas ko na lahat. Nalagyan ko na rin, na-check ko na rin lahat. Ayan, nalagyan ko na rin yung kung ilang voltage siya. Tapos ito, ayan, na-charge ko na rin. I-charge ko lahat yan, pero may darating pa akong charger. Ito pa yung isang charger. Ayan, tsaka ito. Ayan, ito, na-charge ko na. Ayan, kailangan testerin natin kung ilang voltage ba siya. Yan. Test na natin. Na-test na charge ko na 'to eh. Yan, 417, halos 418, 417, ganun, 418. Yan na siya. Na-charge ko na yun kanina eh. Ito pa. Yan. Susubaybayan ko yan kung magbabawas ng charge yan. Pag yan ay nagbawas na yung charge, bumaba sobra. Ibig sabihin, sira yan. Hindi ko yung gagamitin. Basta kung alin lang yung nagme-maintain ng charge, yun yung gagamitin ko. Kasi, pag sira yan, nagdi-discharge ng kusa ito eh. Kaya, check ko. Eh, basta ito, yan, katulad yan. Na-charge ko na. Ito, i-charge ko pa ito lahat. Hanggang sa matapos. Pagkatapos ngayon, yung susunod, capacity test ko naman. Para malaman ko yung milliampere ba tawag doon? Yun. Milliampere siya tatawag doon eh. Oo, milliampere. Para ma-check ko yung mAh niya. Pagkatapos ko ma-charge. Basta wala pa kasi yung charger eh. Yan. Susunod na lang ulit. Yan. Tapos, ito na, hanggang dito na lang muna tayo. Yan. Susunod pagka ano, i-assemble ko yan. Basta i-charge ko muna. Ito pala yung kumbaga part 1 ng aking paggawa ng battery ng e-bike. Ayan. Salamat!